Kamusta mga tol? Seryosong tanong mga tol ha. Seryoso ako dito ha. Overrated ba si Bronny James? Madadrop ba siya sa NBA o makukuha lang siya dahil kay Tatay Bron? Eh tirahin natin yan. Pero bago yan, at tiyara muna tayo. Focus lang sa goal. Okay game, ganando ako dito eh. 19 years old, 6'4", 210 pounds, naglalaro para sa USC Trojan sa college. First year lang niya mga tol ha. Tapos yung pwesto niya na nakalagay sa kanya, combo guard eh no? Ibig sabihin nun, pwede siyang point guard, pwede shooting guard. Pero ano ba talaga yung pwesto niya? Actually dito mga tol ha, dalawang games yung pinanood ko. Yung isa, yung pangit yung nilaro niya laban sa Colorado Buffaloes. 0 points, 2 rebounds, 1 assist, 0 out of 7 sa field goals, at 0 out of 3 sa 3 points. Yung isa naman, syempre, yung maganda naman yung nilaro niya. Laban sa Arizona, 11 points, 5 out of 11 sa field goals, 5 rebounds, 6 na assist, 1 putata pero 5 turnovers. Sa 12 laro niya sa college ngayon, yung averages niya 5.6 points, 2.8 rebounds, 2 assists, 24 out of 66 sa field goals, 36.4%, ang baba eh no? At 8 out of 33 naman sa 3 points, 24.2% lang, baba eh no? 11 out of 16 naman siya sa free throw, 68.8%, at 1.4 turnovers per game sa 19.4 minutes kada laro. So yan mga tol, kung dyan pa lang eh, no? Kung stats lang yung pag-uusapan natin, talaga mababa lahat yan. Lalo-lalo na yung percentage sa field goals, 36.4% lang ang baba nun. Tapos 24.2% lang sa 3 points, ang baba rin nun eh. Yung nagawa naman niya pinakamataas na punto sa isang laro, naka 15 points siya laban sa Oregon State. Eto mga tol, yung unang-una ko napansin dito ha. Palagi talaga siyang binubo ng mga nanonood sa kanya eh, pag siya mahawak ng bola. Bakit yan gagad yung sinabi ko? Ganito yan mga tol, no? Ang pagkaka-interpret ko dyan, hindi siya crowd favorite kasi feeling nila overrated nga si Bronny James kasi nga anak siya ni Tatay Bron. At dun sa dalawang pinanood ko mga tol, actually point guard yung nilalaro niya dun eh, no? At dahil point guard siya, syempre unang-una ko tinignan dun yung playmaking niya yan, maganda yung pass niya dyan, no? Siya palagi yung taga-inbound nila ha, ayan nice pass na naman, no? Binalik sa kanya, yun ang bilis na pass niya yun, maganda, libre, for 3, tungkap naman yan. O ito pa isa, bigla niya kinikot, ang ganda ng pasa niya oh. Anak ni Rodman, for 3, tungkap naman yan. Pero yan, nakuha niya ulit, ayun, maganda na naman yung pasa niya, open na naman niya, for 3, patay ka dyan. So mga tol, eto ha, hindi siya buhaya. Willing talaga siya pumasa. Ayan, tinan nyo, drive and gigot na naman, 4-3, patay ka dyan. O ito pa isa, na-rebound niya, tapos outlet pass. Ayan, ang ganda ng pasa oh. So tingin ko mga tol, no, sa mga pasa niya, okay naman talaga eh. Mukhang above average naman yung talino niya sa pagpasa. Kasi yan, tinan nyo yan, no? Kita nyo, yung pasa na yan, no? Tama yung pasa ang ginawa niya, diba? Ahead doon sa tumatakbo para sakto yung tanggap. Yun nga lang, tukab yung layup. Ang isa ko lang napuna mga tol, yung parang kahit pa marunong siya pumasa, no? Kulang talaga siya sa playmaking eh. Nagagets nyo ba yun? Yung mga pinapakita ko sa inyo mga tol ha, galing yan sa dalawang laro na pinanood ko. Pero yan lang talaga yung mga pasa na ginawa niya sa dalawang laro ha. Nagagets nyo ba yun? Kumbaga mga tol, no? Maayos yung pasang ginawa niya pero kulang sa dami. Kakaunti eh. Siya yung point guard nila, di ba? Pero parang hindi talaga siya nagpo-point guard na palagi nagkikreate ng play kagaya nila Haliburton o kaya ni Jason Kidd, di ba? Hindi ganun eh. Kaya siguro yun yung reason kung bakit combo guard yung nakalagay sa kanya. Kung combo guard siya, edi syempre dapat magaling siya umiscore, diba? Para pwede siyang shooting guard. Okay, dahil dyan, una natin tingnan yung 3 points. Nabanggit ko kanina, diba? 24.2% lang siya sa 3 points. Mababa, ha? 8 out of 33 lang. At kapag inisa-isa natin yung mga laro niya, meron siyang 6 na laro, 6, ha? 0 yung nashoot niya sa 3 points kahit tumira pa siya ng 3 points doon. Yung best game na siguro niya sa 3 points, naka 2 out of 5 siya at saka naka 2 out of 6 siya sa dalawang laro. Tapos meron ako nakita, ito oh, nag-under the screen yung bantay, di ba? Bigla niya tinira sa 3 points, yan, pumasok naman yan. Pero meron din ako nakita ng mga ganito, open siya, tapos catch and shoot at 3 points. Kapos na kapos eh, walang tinamaan eh, oh. So kahit dalawa lang yung pinanood kong laro, mga tol, makikita nyo dyan na hindi talaga to 3-pointer, ha? Layo ng tama eh, oh. May mga nakita pa nga ako, nag-isolation siya sa 3 points, ha? Pero di rin pumasok para yung isolation niya eh. Sa midrange, magaling ba sa midrange to? Actually, wala akong mahanap na shot chart para makita lahat ng tira niya eh. At tatlong beses ko lang siya nakita tumira sa midrange, eh masok naman yan. Pero again mga tol, no, kung sa stats tayo magbabase, 24 out of 66 lang siya sa field goals, 36.4% lang, baba nga eh. O yan, pull up, kumalog naman yan. O yan pa isa, sumalaksak siya, bigla pumulap eh, o naka, walang tinamaan eh, o. At tapos sa mga salaksak, ayan tingnan nyo, malaki yung bantay niya, di ba? Mas mabilis siya dyan. Pero tingnan nyo, oh, hindi niya maiwan-iwan eh. O ito pa isa, sa malaksak siya, di ba? Ang baba ng finish niya, oh, yung baos sa pansitan. Ito pa isa, sa malaksak siya tapos bigla siya nag-step back jumper ay tinulungan, yung baos sa pansitan. Atol, eto sasabihin ko sa inyo ha. Hindi ko pinipili yung mga pinapakita ko sa inyo. Pinapakita ko sa inyo lahat, lahat na salaksak na ginawa niya sa dalawang laro na pinanood ko. O yan pa, tingnan nyo, oh, ang baba ng finish niya, di ba? Kapos pa nga eh, oh.
Eto pa, isa, nagka-switch, malaki yung bantay niya. Ginawa niya, sumalaksak siya. Ayun, inipit tuloy kagad. Ayun, naipasa naman niya yan. O, eto pa, inatake niya yung close out. Ayan, biglang pa-floater. Ganda, o, masok naman yan. Eto naman, ayan, naka-rebound siya, diba? Liso na yan, walang bantay yan. Reverse, pasok naman yan. At tapos sa rebounding mga tol, parang hindi rin standout eh, no? Ay, kasi nga, 6-4 lang naman kasi siya. 2.8 rebounds per game naman siya. At sa depensa mga tol, eh, tinan niya, oh, nakakuha siya ng charging foul dito. Aba, aral na aral kay tatay sa pag-blop, ha? Charot! Again mga tol, hindi ko pinipili ito ha. Lahat ng depensa na ginawa niya sa dalawang laro, makikita niyo lahat. O yan, nataasan niya ng kamay, o tungkap yan. O ito, low post defense naman. Eh, nakita niyo, iwan kagad siya, diba? Buti na lang nakatuloy yung kakapi niya at nakakuha naman niya yung rebound. O ito pa isang depensa, pumeke, naku, kumagat naman. Buti na lang tumulong na naman yung kakapi niya. Tapos ito naman, sumundot naman siya sa depensa. Yan, iwan tuloy siya. Yan yung sinasabi ko sa inyo dati pa, diba? Huwag kayong basta-basta susundo at maiiwan talaga kayo sa depensa. Yung layup tuloy yan, nakakuha ng foul. Eto pa, tinan nyo to, oh, one-on-one defense, diba? Tinan nyo, oh, naiiwan na naman siya, diba? Pasok yan. So marami akong nakita pagkakataon na ganyan, naiiwan talaga siya palagi sa depensa. O yan, naiiwan na naman siya dyan, no? Layup na naman. Meron din isang pagkakataon, iniscreenan siya, tapos ginawa niya, killer eye defense na lang eh, no? Hindi na nag-contest eh, oh, tungkam naman yan. Pero meron din pagkakataon, eto naman, iniscreenan din siya, pero hinabol naman niya, yan, oh, baon sa pansitan. Ang hindi ko lang nagustuhan mga tol, eto yan, kita nyo, oh, tinan nyo mabuti. Para bang hindi niya alam kung nasan yung tao niya eh, no? Tinry niya humabol, kumalog naman yan. Dalawang laro lang yung pinanood ko mga tol ha. Pero yan, kita nyo naman, diba? Nasa likod na niya yung tao niya, wala siyang kaalam-alam eh, oh. Tinry niya makarecover, yun, inabot pa ata. Oh, ito pa isa, tinan nyo, nakatayo lang siya, diba? Habang sumasalaksak sa baseline. Sa NBA mga tol, pag ganyan, yung nasa weak side, ina-anticipate na kagad nila yung pass sa corner, diba? Tao nila yun eh, pwede yung pasahan sa kabila eh. Pero yan, tinan nyo, yung tao niya yung pinasahan sa corner, parang hindi niya alam eh, open tuloy yan, ayun, kapos naman yan. At yung isa pang napansin ko mga tol, eto no, parang kulang siya sa conditioning eh. Parang pagod palagi eh. Kita nyo oh, ang bagal yung bumba dyan, diba? O ito pa, tinan nyo oh, tinan nyo yung baba niya oh. Nandyan siya, diba? Hindi pa siya humasel ng baba. Eto na yung iba, layo na eh oh. O yan, may nalibyo tuloy isa eh. Kasi naman, dalawa yung kailangan bantayan ng number 4 eh. Kasi nga, ang bagal yung bumba eh. Open tuloy yan, patay ka dyan. So yan mga tol, no? Kung ako'y tatanungin ha, kung etong 12 laro lang ang pag-uusapan natin, hindi pa dapat siya magpa-drop. Kasi para sa akin mga tol, hindi siya madadrop kapag ganyan. There's nothing special sa laro ni Bronny James dito sa 12 laro na to ha. Sobrang baba ng stats niya, pati figures siya, tsaka 3 points, ang baba pareho. Combo guard siya, diba? Meron siya maayos na pasa, pero talagang sobrang konti lang. At hindi pa siya magaling umiscore. Sa salaksak, hindi rin siya magaling. Sa 3 points, ang baba ng percentage niya. At hindi rin siya shooter sa mid-range. Tapos sa depensa naman, minsan okay naman yung depensa niya. Pero ang daming pagkakataon na naiiwan siya sa depensa. At marami rin pagkakataon na parang hindi niya alam kung nasan yung tao niya. So dahil dyan mga tol, parang wala nag-standout na skill para sa akin eh. Wala kahit isa eh. Kung magpapadrop kagad siya na ganito yung nilalaro niya, malamang talaga hindi siya makakuha sa drop dahil sa skills niya. Pero mga tol, posibleng makakuha pa rin siya sa drop. Kasi diba, sabi ni Lolo Bron dati, kung sino yung NBA team na kukuha kay Bronny James, dun ako maglalaro. Yun ang sabi ni Lolo Bron, diba? At yun yung ayaw ko talaga mangyari. Bakit kanyo? Eto mga tol, diba? Tinatawanan nyo palagi si Kuya Tarantanasi sa Tatakumpo. Bakit nyo tinatawanan? Eh kasi feeling nyo nasa back siya ngayon kasi dahil kay Janice Debelin nakapatid niya eh. May backer eh. Tinatawanan nyo yun ha? Eto, tanong ko sa inyo. Eh kung si Bronny James ba? Tatawanan nyo rin ba siya kung ganun yung mangyari? Nasa NBA siya dahil sa tatay niya? Gusto nyo ba yung ganun? Ako ayoko ng ganun eh. Kasi nga, meron naman potential tong batang to. Okay naman siya maglaro eh. Hindi lang talaga siya nag-i-stand out. Kumbaga ganito yan mga tol, no? Kung ikukumpara natin yan, kunwari sa NBA, siya yung pang 11 hanggang pang 12 na player sa bench, nasa dulo siya eh. Okay rin na NBA player yung mga ngayon, pero nating special, kaya nasa dulo sila na rotation. Pero mga tol ha, naka-kay Bronny James lahat ng tools na pwede niyang gamitin. Magandang jeans, magandang katawan. Alanganin nga lang yung height, 6'4 siya kasi dapat talaga pag ganyan 6'4 ka, point guard ka eh, no? Tsaka syempre, matagal nang tinitrain niya, malamang bata pa lang, tinitrain niya talaga yan eh, no? So meron talaga siyang advantage sa iba kasi marami siyang puhunan dati pa eh. Siguro mga tol, no, kung ako'y tatanungin, para makuha si Bronny James sa NBA gamit yung skills niya, hindi dahil sa backer ha, kailangan niyang dagdagan yung playmaking niya kasi nga point guard yung nilalaro niya dito eh. Marunong naman talaga siya pumasa, diba? Kailangan lang damihan pa niya ng todo. Para magawa naman niya yun, kailangan syempre ma-improve niya yung atake niya, diba? Para kasi minsan ang tingin ko sa kanya parang hesitant siya eh, kulang sa atake eh. Yung bang parang piling-pili lang yung mga atake niya, sobrang-sobrang ingat niya eh. So kailangan niya umatake na umatake na umatake na umatake para makapag-grade siya ng maraming plays. Pero
Pero mga tol, pag ganyan, dugtong-dugtong yan eh, no? Para magawa niyo, syempre, kailangan maganda yung conditioning niya, di ba? At mga tol, wala akong pake kahit sabihin niyo sa akin na, ay, tol, galing sa operasyon yan eh, maawa ka naman. Hindi yan valid na reason para sa akin. Pag ikaw kasi, naglalaro ka na sa court, hindi mo pwede idahilan na, ay, tika lang, nagtatay kasi ako, masakit ang tiyan ko, dahan-dahan lang, hindi pwedeng ganun eh. Ikaw mismo sa sarili mo ang pumili na maglaro kahit may sakit ka pa, di ba? Kaya ang i-expect sa'yo palagi ng tao, yung 100% mo, hindi yung 50% mo lang kasi may sakit ka, hindi ganun. Minsan kasi nakikita ko, parang siya pa yung nagpapasab sa coach eh, no? Parang sinasab niya, coach, sab na, pagod na ako, ganun yung nakikita ko eh. At hindi yun pwede sa NBA, mga tol, ha? Mas mabilis pa nga yung laro sa NBA kaysa sa college eh. Pero may nakita pa kayo nagpapasab kasi pagod na, parang bihirang-bihira eh, di ba? At saka kasi hindi siya pwedeng shooting guard, mga tol, kasi nga 6'4 lang siya, 34.6% lang sa field goals, ang baba ng mga percentage niya eh. Pati sa 3 points ang baba din eh. So mas okay talaga mag-concentrate na lang siya sa playmaking. Huwag na combo guard, tol, gawin mo na lang mag-point guard ka na lang, doon ka na lang mag-concentrate. At panghuli, mga tol, grabe siguro yung pressure na nararamdaman ng batang ito eh, no, bilang anak ni Tatay Bron. Kung ikukumpara natin yan, mga tol, malayong-malayo talaga yung skills ni Tatay Bron sa kanya nung high school pa lang si Tatay Bron. Kasi ang tingin ko dito, mga tol, no, kung hindi ito anak ni Tatay Bron, hindi mo to makikilala. Ala, hindi mo malalaman pangalan nito eh. Hindi mo man lang maririnig ang pangalan nito. At nakakadagdag yun sa presyo sa kanya, mga tol, no? Na palagi mag-perform sa mataas na level na right now, tingin ko hindi talaga niya maabot. So para sa akin, mga tol, dahil doon, no, overrated talaga si Bronny James kung itong 12 laro lang na to ang pag-uusapan natin, ha? Nating special talaga. Hindi siya show-paw na special, normal na show-paw lang siya, asado kaya bola-bola. Kaya huwag dapat siya muna magpa-drop kagad, ha? Kasi kung magpapa-drop siya ngayon, malamang hindi talaga siya ma-drop. O, ano, pakimagas, mag-like kayo, mga tarin, Lolo Bron.